sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon, buong sandaigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsinawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon buong sandaligan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Sa ating banal na Eukaristiya, ginugunita po natin mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Yung mga unang Kristiyanong dantaon, naranasan nila ang persekusyon, pag-uusig mula sa mga emperador ng Roma, at sila'y nag-ali ng buhay, dumanak ang kanilang dugo alang-alang sa pananampalataya. Ito'y ang ating pagdiriwang pagkatapos ng dakilang pagdiriwang ng dalawang haligi, mga martir kahapon, San Pedro, San Pablo. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa sambayanang Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkalo mo kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa pagsubok bilang tugon sa kanilang pagdalangin, at magalak kaming lagi na maasahang tagumpay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Bethel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabing kayo'y mamamatay sa digmaan at dadaling bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manguhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo, at dito sumasamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta,
Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatigil mo akong manghula laban sa Israel at mga ina po ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ay pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhin bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong kahangang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagdasala. Higit pa sa gintong lantay ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na saktal tamis. Kahit anong pulot, ito nadalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang kataong isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko,
Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Isinaloob ng ilang iskriba naroroon. Nilalapas tanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihing ipinapatawad na ang mga kasalanan mo ang sabihing tumindig ka at tumakad? Patutunayan ko sa inyo dito sa lupa ang anak ng tao may karapatang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalihin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kumuha tayo ng aral sa ating mga pagbasa. Unang pagbasa, aklat ni Amos, isang propeta. Huwag natin akalain ang trabaho ng propeta ay mambola. Yung gusto nating marinig, pupurihin ka, bobulahin ka, mga magagandang mga salita, ang ganda-ganda ng sinasabi mo. Oh, okay. Hindi po. Ang trabaho, ang gawain ng propeta, sabihin ang gustong paratingin ng Panginoon. Dahil nagkasala ang bayan ng Diyos, nilabag ang utos, may kaukulang kaparusahan. At dahil dito, hindi magaganda mga babala, mga abiso, mga paalala ang sinasabi at minsan nasasaktan. Kaya nga, yan ang trabaho. Lalong-lalo na kung may pang-aapi, paglalapastangan, pang-aabuso, pagsasamantala ng mga mahihina. Propeta Amos, siya po ang propeta ng hustisya sosyal, katarungang panlipunan. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, binigay po, ang Diyos lang po ang nakakapagpatawad, ngunit ibinigay niya sapagkat si Jesus ay Diyos. May karapatan siyang magpatawad. Noon kasi iisa. Kaya nga, ang pananaw nila noon, kung ikaw ay may kapansanan, makasalanan ka. At ang karapatang magpatawad, binatawad ka sa iyong mga kasalanan, pareho ito ng mawala ang iyong kapansanan. Gumaling ka. Ibig sabihin ng gumaling ka sa iyong pangkatawan na aspeto, pagpapagaling din sa spiritual kasi buo ang paningin sa tao. Pareho yon. Kaya si Jesus, pinatatawad na. Maaring ang Diyos ipagkatiwala. Kami mga pare, makasalanan din kami. Pero binigyan kami ng kapangyarihan, ng delegasyon, ng pakuldad, ng absolusyon, magpatawad ng makasalanan. Bagamat kami, tao lamang. Ito hindi kakayahan namin kundi galing sa Diyos. Ito po yung turo. At isa pa, yung paralitiko, wala po siyang ginawa. Di man lang siya nagsalita, di man siya nagsigaw, Panginoon, pagalingin mo ako. Ang nagparating, kasi hindi siya makagalaw eh. Ang mga kaibigan, mga kabarkada niya ang nagdala sa paralitiko kay Jesus. Kaya sinabi, paano yung uhudyat na pinatawad na, anak, pinapatawad ko na, kasalanan mo. Nung nakita yung pananalig, kaya ang importansya ng magdasal
para sa ating mga mahal sa buhay, yung mga taong pinapahalagahan natin, dalhin natin kay Jesus. Kahit na sila'y mahina o wala ang pananampalataya, dalhin natin kay Jesus. Sapagkat bakit? Mahal natin sila. Ang kanilang kapakanan ang ating isinasaisip. Kahapon po, dakilang kapistahan, San Pedro, San Pablo at ngayon mga unang martir ng simbahan sa Roma. Nawa matutunan natin sa kanila ang katapangan, kagitingan, nananatili sa pagpapahalaga, yung mga prinsipyo ng Ebanghelyo, hindi natitinag, hindi ipagpapalit, kahit naman may pagsubok o pag-uusig, sana po ay yung katatagan sa pananampalataya ay ipagkalob sa atin nila. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga martir, unang martir ng simbahan sa Roma, nawa po ay suntin natin lagi ang kalooban ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Tugon po natin, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Iyaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nakakasala sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalo mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong marti, sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, mga unang martir ng simbahan sa Roma, Santa Maria Magdalena, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalo mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,